Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Isang linggo bago magpasuka, nag-inspeksyon si Pangulong Noynoy Aquino sa isang eskwelahan sa Marikina. Di rin maiwasang pag-usapan ng politika at muling natanong ang Pangulo sa magiging pambato ng Partido Liberal sa eleksyon 2016. Mula sa Marikina, may ulat on the spot si Teresa Andrade. Rafi, Connie, isang linggo bago magsimula ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa, ay ininspeksyon ni Pangulong Noynoy Aquino isa sa mga paaralan dito sa lungsod ng Marikina. Sinilip ni Pinoy ang ilang silid-aralan dito sa Marikina Elementary School para personal na malaman kung handa na ito para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa Pangulo, tinututukan ng administrasyon ng sektor ng edukasyon para masiguro na magandang kinabukasan ang naghihintay para sa mga kabataan kabilang ng pagkakaroon ng isang magandang trabaho. Samantala, sa panayam naman ng media pagkatapos ng inspeksyon ng Pangulo, sinabi niyang nananatilig si DILG Secretary Marrojas bilang isa sa mga top of the list sa possible LP bets for president sa 2016. Nagulat daw ang Pangulo dahil ang lumalabas parang hindi na raw kinukonsidera si Rojas bilang standard bearer ng LP. Ayon kay Pinoy, si Mar daw ay may range of expertise, isang staunch leader ng Partido Liberal, at naipakita na raw ni Secretary Rojas ang kanyang ability na magsakripisyo gaya na lang na pag-giveaway nito kay Aquino noong 2010. Sa ngayon, ayon kay Pangulong Aquino, ongoing pa rin ang consultations niya kung sino ang kanyang i-endorso bilang Pangulo sa 2016. Magkakaroon nga lang daw ng delay kung kailan niya ito i-aanunsyo dahil imbis na sa Hunyo ay pagkatapos na ng kanyang SONA sa July niya ito i-aanunsyo. Tumanggi naman si Pangulong Aquino na sagutin nang siya ay diretsahang tanungin kung ang kanyang preference ba ay isang tandem na DILG Secretary Marrojas at Senadora Grace Poe o Senadora Grace Poe at DILG Secretary Marrojas. Natanong din si Pangulong Aquino kanina kung siya ay agree o naniniwala na si VP Binay pa rin ay ang tinuturing daw na man to beat sa eleksyon 2016. Ayon sa Pangulo, ito kung titingnan daw yung mga surveys, ito ay yung impression. Pero ang importante raw sa ngayon muna ay sagutin daw muna ni VP Binay ang mga alegasyon laban sa kanya. Dati nang sinabi ni Binay na sasagutin niya ang mga alegasyon sa tamang forum. Rafi, Connie, yan muna ang latest mula dito sa Marikina. Balik sa inyo. Maraming salamat, Teresa Andrada.